Welcome back to my channel again. Hello sa mga aking sangkay dyan. Welcome back po sa aking channel. And yun, magandang umaga sa inyo, magandang hapon, magandang gabi. Anong oras dyan sa Pinas at dito sa Middle East. Ilang tips lang to para sa mga gustong mag-abroad or first timer na gustong magpunta dito sa Middle East, dito sa Qatar, or kahit saan sa Middle East. Well, hindi lang naman siguro sa Middle East, kahit saang bansa na gusto nyong puntahan, hindi ko alam kung suitable din ba ito, pero these tips is mostly special para sa Middle East country. Okay? Unang-una nating i-consider na dadalhin o pwedeng dalhin is sa kasuotan. Okay? Huwag na nating isipin yung kasuotan na pang taglamig o pwedeng pang tag-init. Ang isipin natin is yung pwedeng taglamig at pwedeng tag-init. Diba? So, most common na dinadala natin is t-shirt or yung blouse. So, kung alam mo naman na pwede siyang pang taglamig, pwede siyang pang tag-init, pwede siyang dalhin nyo na siya. Diba? Yung mga common lang na t-shirt kasi magsusuot naman tayo ng uniform kagaya nito. Ayan, blouse lang to and then inanohan ko na lang siya ng uniform. So, ganun lang. Diba? Pero kung gusto nyo magdala ng yung mahahabang manggas, sweatshirt, pwedeng-pwede po kayo magdala nun. Pero huwag nyo lang damihan 3 to 4 or 2 to 3, ganun. Peraso, pwede na po yun. Huwag po kayo magdala ng sando. Kasi dito, kahit tag-init, ano naman po sa loob ng bahay, may aircon po kayo, so lalamigin pa rin kayo. So much better po kung t-shirt na lang po talaga or blouse, yung may mga manggas, yun po ang dalhin natin. Pero wag po kayo masyado magdala ng maraming damit. And then, sa pants, leggings. Leggings, huwag na po kayo magdala ng short. Much better po kung lahat ng dadalhin nyo is leggings, pajama pang tulog. Pantulog yun. So, yung leggings, yung pag nagsuot kayo ng uniform, yun yung under. And then, magdala ka ng medyas. 5 pieces, okay na yan hanggang sabihan ka ng amo mo. Basta magdala ka ng chinelas. Isang pirasong chinelas kasi hindi naman natin alam kung bilhan ka o hindi. Minsan kasi may mga amo na titingnan ka kung may gamit ka o wala or may suot kang chinelas o wala. Kasi minsan may mga amo tayo na mababait din talaga. Bibilhan ka pagdating mo pa lang, meron ka ng binili nila na damit, pajama, chinelas, medyas, may mga ganong amo. Pero kung yung amo natin is hindi ganon or tinitingnan lang din kung ano yung gamit natin, so much better na magdala tayo ng pang-personal natin. Like, ayun, shampoo, toothpaste, toothbrush, sabon, yung pang 1 month, okay na yon. Pag nagsahod naman tayo, pwede rin tayo magpabili. Kung hindi man tayo palabasin ng amo natin, pwede tayo mag-utos sa mga driver. Susulat lang natin kung anong gusto natin ipabili. Siguro naman, papayag yung amo nyo kung ayaw nilang sila yung bumili. So, syempre, dala tayo ng towel natin. Kahit yung maliit lang, pang dry lang ng buhok. Para hindi masyadong sa space ng bag natin or ng maleta natin. Kung may malabis kayo na towel, okay lang yan. Kasi pwede naman tayo makabili dito. So, ano pa? Huwag na huwag kayo magdadala ng pabango kung ayaw nyo maamoy kayo ng amo nyo na nagpapabango kayo. Or ng lotion. Kasi hindi natin alam kung yung amo mo, may asawa, dalaga. Pero much better na mas makaiwas tayo sa selos ng amo pag ganong hindi nila tayo naamoy na mas mabango sa kanila. Diba? Hayaan na natin yung mga amo natin ang mas mabango, mas maganda, diba? mas ayos ang itsura. Kasi mas magiging ano yan sila sa'yo. Kumbaga, mas magiging at ease yan sila sa'yo na nandyan ka, kahit anong gawin mo dyan, hindi sila magsiselo sa'yo, hindi ka nila pag-isipan ng masama kasi wala kang ipinapakita, wala kang ipinapaamoy sa kanila na, ay, ganito ako.
diba, na hindi mo sila nilalamangan. So much better na mas mag-amoy efficacent tayo, mas mag-amoy bitit tayo, diba? So yun pa nga pala, magdala kayo ng efficacent or bitit. Mas nakatulong din yun sa atin, lalo na pag first timer tayo, madami tayong ginagawa. Sumasakit yun talaga yung katawan natin kasi ganun din ako nung first timer ako. Talagang yung mula sa may balakang ko hanggang doon sa talampakan, talagang masakit yan kasi maghapon tayong nakatayo, maghapon tayong kumikilos. So nananakit talaga yung mga kalamnan natin. And magdala din kayo vitamins. Yun. Meron tayong panglaban sa sakit. Mas mahirap kasi pag nagkasakit tayo kasi wala naman tayong ibang maasahan kundi sarili din natin. Dito kasi kahit may sakit tayo, ito kahit saan, sa ang bansa talaga, pag domestic helper tayo, kahit may sakit tayo, kailangan tayo pa rin talagang gagawa ng trabaho natin. Walang ibang gagawa niyan. Huwag nating asahan yung amo natin na sila yung gagawa ng trabaho natin. Hindi mangyayari yan. Minsan kasi tatanungin lang tayo kung okay ka ba, may sakit ka ba, so bibigyan lang tayo ng mga gamot. Inumin lang tayo ng sandamakmak na gamot, pero hindi nila gagawin yung trabaho natin. Bihirang-bihira yung mga amo na ganun. Yung hahayaan kang magpahinga, o kaya dadalhin ka sa ospital, bihirang-bihira lang yung ganun. Kasi ayaw na ayaw nila na masasakitin or mga weak body. So, wag na wag kayo magdadala ng rosary or Bible. Kasi bawal na bawal po yan dito. Kasi merong mga amo na pagdating mo sa bahay nila or sa agency, na pagdating mo sa doon sa agency is kinakalkal yung gamit mo. Sinecheck kung ano yung mga dala-dala mo. So pag nakita nila yon, tatanggalin nila. Parang ganun din, wala ring gamit yon kasi may kukunin lang din nila. Tsaka sa bahay ng amo mo, may mga amo talaga na pagdating mo rin is titingnan yung mga gamit mo. So, mas maganda talaga na huwag po kayong magdala nun kasi bawal po yan dito. Okay lang naman na huwag tayo magdala ng ganon, mga sangkay, kasi ang pananalig naman natin sa Diyos ay nasa puso natin. So, okay lang po. Hindi mababawasan ang pagiging maka-Diyos natin kahit wala tayong dalang mga ganon. Ang daladalhin po natin is yung laging pagdadasal at pagtitiwala sa Diyos. Lagi po tayo magdadasal na sana maging maayos, maging mabuti ang magiging mga amo natin. Pag na wag po natin kalilimutang magdasal, hindi lang para sa sarili natin, kundi pati na rin po sa mga magiging employer natin na sana maging mabuti sila sa atin. Magdala tayo ng kahit anong painkiller. Oo, kasi minsan pag masakit ulo natin, 'di ba? Hindi natin masasabi kung kailan tayo aatakihin ng sakit ng ulo. So much better na meron tayong reserba diyan na pang painkiller, 'di ba? Minsan pag may dalaw tayo, pag nagkakadisminuria tayo, so ang hirap magtrabaho pag may sakit. Masakit ang katawan natin, hindi maganda yung pakiramdam natin. Mas maganda talaga na iwasan natin yung mga ganitong sitwasyon. Kasi ako, sa awa ng Diyos, itong 4 na taon na pagtatrabaho ko dito sa Middle East, hindi pa ako nagkaroon ng seryosong sakit. Lagi lang ako inaatakit ng sakit ng ulo pag nagkaroon ako ng monthly period. So, pag ganyang alam ko nang darating, meron ako laging gamot niyan, nagpapabili na ako agad para mas maagapan ko pag sumakit yung ulo ko, pag nagkaroon ako ng dysmenorrhea. So, napkin. Nagdala tayo noon talaga kasi mahirap magpabili dito, lalong-lalo na pag baguhan tayo. Kasi hindi tayo pwede magpabili sa driver kasi bawal na bawal bumili ng napkins or pads ang mga lalaki dito. Hindi pwede. At ito pa nga pala, ito yung unang binili ko nung papunta pa lang ako dito sa Middle East. Yung Pharos. Kasi anemic ako. Since naman kasi na anemic talaga ako,
nagdala rin ako, nagdala lang talaga ako ng isang boteng ferrous. Kahit yung mumurahin lang, kahit yung generic lang. So, ilang piraso yon, merong nabibili siya na isang boteng generic na 90 pieces or 100 pieces. So, tatlong buwan mo na yung magagamit. So, napaka ganda. Kasi after 3 months, so, pwede ka na magpabili. Dito kasi yung ferrous, napakamahal. Bumili ako ng isang boteng ferrous. Nasa 70 plus real na siya. So, magkano na rin? Yung 70 kasi, nabuti na rin ng magkano na. Di ba, nasa 700 na rin? Or 70, 80. So, kulang-kulang na 100. So, parang mas okay na yon yung nabibili sa Pinas na generic na na gano'n, 100 pieces. Kahit sabihin natin nasa 100, okay na yon. Sulit na kasi 3 months mo na siya magagamit. And then, so sa vitamins, huwag niyong kalimutan yung vitamins nyo. Kasi pag nag-a-adjust pa lang tayo dito, mas maganda na may food supplement tayo na naka-assist sa atin. Kasi hindi natin alam kung anong oras tayo makakakain, lalong-lalo na pag nagra-rush tayo ng trabaho natin, nag-a-adjust pa lang tayo kasi hindi pa natin alam kung paano yung sistema sa bahay. So, inaano pa natin yan, ina-adapt pa natin. So, yun. Kailangan natin ng vitamins. Hindi ko alam kung kakailangan ninyo, pero pinadalhan ako ng nanay ko ng diet house. Kasi nga, dito, may experience nyo rin naman kung paano yung pag-a-adjust ng katawan natin sa lugar na to. So, kung gusto nyo magdala ng diet tabs, 2 pieces, okay lang. Okay na yun. Huwag masyado magdala kasi meron din naman tayo mabibili dito. Yun nga lang, may kamahalan lang siya. So, mas maganda kung may prepared lang tayo na pakonti-konti lang. Ano pa ba? Blanket. Pwede rin naman tayo magdala ng kumot pero wag yung masyadong makapal. Yung kasya pa ba doon sa ano ba to? Sa kilo ng maleta natin. Yung mga dadalhin nyo, depende kung Philippine Airlines or Qatar Airways yung sasakyan nyo. Kasi ako nung first time ko pumunta dito po, so 25 kilo lang daw yung allowed. So masyado talagang konti lang yung nadala ko. Ang dinala ko lang is yun, mga vitamins, gamot, tapos damit, ilang pirasong damit siguro. Basta konti lang siya. And then mga leggings and pajamas. And then towel and kumot. 3 oras bago ang flight natin. So, wag tayong makalimot magdala ng pagkain. Kahit ano na pwedeng makutkot, biskuit, tinapay, cookies, kahit ano pa dyan, candy, magdala rin kayo kasi okay din yun, pampatanggal din yun ng boring, ng pagkabagot. So, ayun. Kung gusto nyo rin palang magdala ng dilata, kahit 2 peraso, okay na okay yan mga kabayan. Ako, nagdala ako noon ng, nagdala ako talaga ng, noodles. Yun. Noodles, sardinas, yung mga madali lang madala, mga maliliit na pwede mong isiksik sa maleta mo, magagaan na bagay na pagkain na pwede mong isiksik. Talagang dala ko Skyflix yun. Dala-dala ko yun sa loob ng maleta ko. Pero meron din akong sa hand carry. So, wag natin kalimutan magdala ng hand carry kasi dyan natin ilalagay yung mga documents natin, yung passport natin, o yung mahalagang gamit na kailangan natin pag nasa airport tayo, yung mabilisang mabubunot, makukuha, mga ganon. So, wag na wag din tayo magsuot ng hikaw, ng kwintas, ng relos pag pupunta na tayo sa airport. Kasi, parang i-x-ray tayo niyan, so bawal yan. Wag tayo magsuot ng mga bakal sa loob ng katawan natin. Kung magdadala ka ng relo, ilagay mo na yan sa bag mo, cellphone mo, lagay din yan sa bag mo, sa hand carry mo. So, wag ka na magdadala ng earrings, mga hikaw, ng mga kwintas, kasi
baka pag-isipan ka pa ng amo mo na mayaman ka naman pala, bakit ka pa mag-abroad, no? Bakit ka pa magtatrabaho dito sa ano, sa Middle East. So, wag na tayo magdala ng ganon kasi makakabili naman tayo niyan dito sa Middle East kung gusto nating bumili ng gold, ng ito, ng ginto, kung ano-ano pa. Mga damit makakabili din naman tayo dito. So, wag na tayo magdala ng madami. Lalo na kung sa bahay lang din naman tayo magtatrabaho, wag na po tayo magdala ng mga accessories na kung ano-ano pa na baka yun pa yung maging dahilan para pag selosan tayo or pag-isipan tayo ng hindi maganda ng magiging amo natin. So, huwag kalimutan ng documents. So, ito, tip ko lang din to, pero hindi ko pa to na-try. Pero super effective nito. May nakasama ako dito sa bahay mismo ng amo ko. Actually, hindi siya first-timer. Actually, dati na siya natatrabaho dito. 2 taon ulit bago ulit siya bumalik dito. So hindi ko alam kung ano yung nasakyan niya, Qatar Airways or Philippine Airlines. Hindi ko na maalala kasi ngayon nasa Pinas na siya. Hi, hello, kumusta sayo? Sana mapanood mo to. Yung dala niyang bag is 2 maliit. Okay? So very suitable to kung yung iniisip mo na yung kilo ng bagahe mo is nasa 25 lang, nasa 35 lang. Very suitable. Kasi kung yung hand carry mo is nasa 7 kilo lang, okay na okay lang. And yung pang luggage mo is sabihin na natin 20 kilo, ganon. So, doon sa isang bagahe mo, kasi 2 yung dala niya. Dalawang bag na maliliit ang dala niya. So, doon sa isang bag, ang dala niya is mga damit niya. Mga personal, mga pang-personal niya. Mga gamit niya, towel, mga ganun, mga damit. So, doon sa isang bag, sa isang bag, ang nakakatawa. Kasi ang dala niya is puro gulay. Alam naman natin na ang gulay is talagang magaan lang. Magaan lang sa kilo. So, dala niya talong, sitaw. Yung mga magagaan lang talaga na siguro isang kilo, hanggang sa 5 pirasong gulay. Basta magkasya dyan sa bag mo, okay na okay yon. So, okay na okay yon. Doon ko naisip na pwede pala yung ganun para sa mga first-timer. So, kung gusto mo magdala ng tuyo, pwede rin. Kung sa bahay ng amo mo is okay na or pwede kang makapagluto. Pero kung hindi, kasi hindi naman natin alam kung yung amo natin or yung bahay ng amo natin is connected yung kusina sa bahay. So, hindi tayo pwede makapagluto niyan. Hindi kagaya dito sa amin na malayo yung kusina namin sa loob ng bahay. So, pwede kami makapagluto ng kung ano yung gusto namin. Like tuyo, kung ano pa dyan, adobo na para sa kanila is mabaho. So, okay na okay sa amin. Pero kung hindi naman tayo makapagdala ng tuyo, so okay lang yan. Magdala na lang tayo ng bagoong. Alam mo sa Barrio Fiesta, yung nasa bote, may bagoong doon na yung shrimp bagoong. So yun, pwede tayo magdala ng ganon. 1 piraso, okay na yun. Dilata, okay na yun. 2 pirasong dilata, instant noodles talaga. Instant noodles, mga yun. Yung mga magagaan lang na pwede nating isiksik talaga sa maleta natin, di ba? So, ito naman is tip lang kung gusto nyong magdala or hindi. Basta, kakasya doon sa kilo ng bagahe natin. So, yun nga yung pinaganuhan ko kasi hindi talaga ako masyadong nagdala ng gamit nung first time ko kasi natatakot ako mag-overluggage kasi hindi ko pa alam yung sistema. Pero ito, magandang tip ito para sa mga first-timer na talagang hindi naman kasi natin alam kung ano yung mapupuntahan natin, kung okay ba yung amo natin, di ba? So much better na talagang makapagdala tayo kahit gulay-gulay dyan na pagdating mo doon hindi mo pa naman agad-agad magugustuhan yung pagkain nila. So mas maganda talaga na makapagbaon tayo ng pagkain. So, yun lang po, and thank you. Hello mga sangkay! Please subscribe to my YouTube channel! Thank you!